Hi guys, meron ulit. So this time, 36 followers lang guys. Imagine that. Meron na siyang ads on Reels. This year lang siya na monetize. So sino nga ba siya? Tara, pag-usapan natin. So ito yung page no na nagkaroon ng ads on Reels. So meron lamang siyang 36 followers. And behind this Facebook page, I see Sir Ren Flores Quijano. So congratulations sa kanya. Then dito, chinek natin yung kanyang mga upload dito sa kanyang Reels, no? So talaga namang napaka-ads friendly. Ibig sabihin, suitable po siya sa lahat ng audiences. So sa kanyang trabaho, binivideo niya, siya ay nag-aayos ng mga sasakyan at nagpipintura. So yun po yung trabaho niya dito sa Pilipinas. So hindi ko rin machempohan yung paglabas ng ads niya ngayon, no? Pero kahapon nag-message siya sa akin na for setup na daw siya. Okay, so may mga ilang katanungan lamang siya and then ngayon ay okay na, nakapag-setup na siya. So congratulations kay Sir. So talagang monetized na siya dito sa Reels. So ang sipag ni Sir no, mag-upload. So pwede ninyong gawin ito guys. Sinabi ko na to noon na kahit nasa trabaho kayo ay pwede ninyong i-video kung ano po yung ginagawa ninyo. Then i-upload nyo po dito sa inyong Reels. No? So gaya, ganyan po yung ginagawa ni Sir. Ayan o, binivideo niya habang nagtatrabaho po siya. So ang sabi niya sa akin, noong January this year, doon lamang siya nag-start magtuloy-tuloy no, na mag-upload dito sa kaniyang Reels. And ilang buwan lamang ay na-monetize na siya dito sa Reels. Okay, so ang galing naman ni Sir. Ganyan lang guys, so pa-video-video lang. And then hindi siya mahilig sa voiceover, no? Minsan din gumagamit siya ng music. Basta be sure lang guys na meron pa ring sound ang inyong video, no? Kahit hindi kayo mag-voiceover at kahit hindi na kayo gumamit ng music. So counted po 'yon dito sa Reels. And at ang pinaka-importante sa lahat ay galing sa inyo, gawa ninyo o original at authentic talaga. So ganito lang 'yung ginagawa ni Sir o, nilalagay lang niya 'yung cellphone niya doon tapos magbi-video na siya ng 30 seconds, 1 minute or 90 seconds, then boom, okay na 'yon guys, ganun lang kadali. Sa maghapon ninyong kakatrabaho, pwede na siguro yung 3 videos or 2 videos kung yun po yung kaya ng oras ninyo. Basta everyday kung maaari, may ina-upload tayo dito sa ating Reels. Okay? So ngayon, alam kong marami na namang mapapasa na all. At syempre, isa na ako doon kasi nga hindi pa monetize itong page ko. So gawin nating motivation to, itong pagka-monetize ni Sir, para hindi tayo tumigil sa pag-generate ng new ideas na ating i-upload sa ating Reels. So ito po yung page ni Sir. Pwede nyo po siyang i-follow. Siya nga pala guys, sa mga nagsasabi no na wala daw silbi ang ads on Reels kahit maagahang na-monetize dito, kung mababa ang views ay wala rin. Actually, totoo naman yan. Nung nagsimula pa lamang ako kapag 100, 500 views lang yung isang video, talagang cents lang yung pumapasok sa ating earnings, di ba? Which is, mahirap nga naman talaga magpalago or magpataas ng views. Ngayon, alangan naman yung followers or viewers ang mag-adjust. Siyempre tayo, di ba? So, kaya huwag natin i-discourage yung mga ibang content creator na kapag meron na silang ads on Reels kahit mababa pa lang yung followers nila, ay sakala ka lang naman kikita dyan kapag mataas ang views. So, imbes na i-discourage natin sila, dapat i-encourage natin sila lalo. Okay? So, ang sabihin natin, uy, na-monetize ka na. So, dapat more upload pa para tumaas ang ating engagement at mapalawak ang ating community. So, bibigyan ko kayo ng example, no? Sa isang karinderya, alangan naman na magluluto ka ng isa or dalawa lang, di ba? Expected na wala kang masyadong customers. Di po ba? Okay, second example is dun sa university or school. Kung iisa or dalawa lang yung ino-offer mong course, syempre, expected mo na rin na maliit lang yung papasok na or napupunta doon na students. Ang malalapa, baka wala pa.
kasi dadalawa lang yung ino-offer mong course. Siyempre, yung mga estudyante, pupunta sila sa maraming pagpipilian na course. So, ganun po yon dito sa Reels. Kapag marami kang uploads, may chance na mas habulin ka talaga ng maraming viewers or followers. So, sana po no, naintindihan po ninyo na kailangan nating mag-adjust. Hindi po sila or hindi po ang mga viewers or followers po natin ang mag-adjust. So, huwag mawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy lang.